Ang mga palaka ay may iba't ibang laki. Sa pangkahalata na ilang pulgada lamang ang mga haba. Ngunit ang ilan ay maaaring lumaki ng mas malaki pa. Kaya't ating alamin ang 10 pinakamalalaking palaka sa buong mundo. Pero bago natin ipagpatuloy ang ating talakayan ngayon, at kung bago ka palang napadpad sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutan na i-like at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga topic na kagaya nito. Narito ang 10 pinakamalalaking palaka sa buong mundo. Number 10, Smoky Jungle Frog. Ang Smoky Jungle Frog ay lumalaki hanggang sa 7.1 inches ang haba. Malapit itong nauugnay sa isa pang palaka sa ating listahan. Matatagpuan ang mga palakang ito sa mga bansang katulad ng Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador, French Guiana, Peru at Suriname. Ang mga natural na tirahan nito ay subtropical o tropical forest at mga fish ponds. Tinatawag ang palaka na ito na Hoa sa wikang kwasa ng Rondonia, Brazil. Ang male frog ay bahagyang mas malaki kaysa sa mga babae. Ang maksimum na haba ng lalaking palaka na ito ay 18.0 cm, samantalang ang maksimum na haba ng mga babae ay 17.6 cm. Ang katawan ay malakas, ang ulo ay malaki na may bilugan ng nguso, at kilalang timpanium. Ang balat ay makinis, at ang mga tuhod at daliri ay mahaba na may mga payat na dulo at walang webbing. Number 9, Suriname Horned Frog. Ang Suriname Horned Frog ay sumusukat hanggang sa maximum na 7.9 inches ang haba. Ang mga ito ay medyo pangkaraniwan sa kalakalan ng alagang hayop. Matatagpuan ang mga ito sa Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador, French Guiana, Peru, Suriname, at Venezuela. Mayroon itong malapad na bibig at may malasungay na proxy sa itaas ng mga mata nito. Ang mga babaeng palaka ay kayang mangitlog ng hanggang sa 1,000 na mga itlog at ibinabalot sa mga halaman na nabubuhay sa tubig. Kumakain ang mga palaka ng iba pang mga kapwa palaka, butiki, at daga. Ang mga tadpoles o maliit na palaka ng Suriname na may sungay ay inaatake nila kaagad ang bawat isa pagkatapos nilang mapisa. Number 8, American Bullfrog. Ang American Bullfrog ay ang pinakamalaking palaka sa Hilagang Amerika. Maaari itong lumaki hanggang sa 8 inches ang haba. Karaniwan itong naninirahan sa malalaking parte ng katubigan tulad ng mga latian, ponds at lawa. Ang mga bullfrog ay maaari ding matagpuan sa mga tirahan na gawa ng tao tulad ng mga pool, fish pond at kanal. Nakuha ang pangalan ng mga bullfrog na ito mula sa tunog na ginagawa ng lalaki sa panahon ng pag-aanak, na katulad ng tunog sa pag-ikal ng toro. Ang bullfrog ay malaki at karaniwang kinakain o inuulam lalo na sa katimugang Estados Unidos kung saan sila marami. Bilang isang mapagkukunan ng pagkain, ang mga bullfrog ay ipinamamahagi sa buong mundo. Ang mga bullfrog ay ipinakilala sa kanlurang Estados Unidos, South America, Western Europe, China, Japan at Southern Asia. Sa mga lugar na ito, sila ay ang mga species na lumulusob dahil sa kanilang katakawan sa pagkain at ito ay nagkakaroon ng isang negatibong epekto sa katutubong palaka at sa iba pang mga hayop. Ang mga bullfrog ay napakaliksi na mahirap mahuli. Maliban sa pagkain, ang mga bullfrog ay ginagamit din para sa dissection sa mga klase sa science. Ang mga albino bullfrogs ay minsan ay itinatago at ginagawa bilang mga alagang hayop. At ang mga tadpoles ng bullfrog ay madalas na ibinebenta sa mga tindahan ng mga isda. Number 7, Mountain Chicken Frog. Ang mountain chicken frog na mula sa Caribbean, maaaring maabot ang laki ng 8.7 inches. Ito ay isang kamag-anak ng Smoky Mountain Frog. Ito ay kilala bilang mountain chicken o higanteng palakang kanal. Isa itong endangered species na palaka sa isla ng Caribbean ng Dominica at Montserrat. Ang populasyon ay hindi bababa sa 80%
mula 1995 hanggang 2004. Number 6, African Bullfrog. Ang African Bullfrog ay nagmula sa Southern Africa. Ang mga male species nito ay maaaring lumaki sa 9 inches ang haba. Kilala rin ito bilang isang pyxic frog dahil sa pang-science na pangalan nito. Matatagpuan ang mga ito sa Angola, Botswana, Kenya, Malawi, Mozambique, Namibia, South Africa, Swaziland, Tanzania, Zambia, Zimbabwe, at posibleng sa Democratic Republic of Congo. Ang natural na tirahan ng African bullfrog ay dry savanna, moist o mamasa-masa na subtropical, tropical dry shrubland, fresh marshes, arable land, pasture land, at canal. Kabilang ito sa mga pinakamalalaking palaka, ang mga male African bullfrog ay may bigat na hanggang 1.4 kg at ang mga female African bullfrog ay kalahati ng laki ng mga lalaki na kung saan ay hindi karaniwan dahil sa karamihan ng mga species ng amphibian na mga babae ay mas malaki kaysa sa lalaki upang matulungan ang amplexus. Ang mga lalaki ay maaaring umabot ng 24.5 cm ng haba ng nguso hanggang sa vent, habang ang mga babae ay mas maliit. Number 5, Highly Invasive Cane Toad. Ang highly invasive cane toad o agresibong palaka na ito ay maaaring umabot sa 9.4 inches ang haba, na ang dahilan kung bakit sila ay isang problema. Ang mga ito ay katutubong palaka sa gitna at timog Amerika, ngunit kumalat sila sa buong mundo. Ang toad ay kilala rin bilang isang higanteng neotropical toad o sea toad. Ito ay isang malaki, terrestrial true toad na katutubong palaka sa timog at mainland Central America, ngunit nakikita sa iba't ibang mga isla sa buong Oceania at Caribbean, pati na rin sa hilagang Australia. Ito ay isa sa pinakamalaking palaka sa buong mundo. Ito ay miyembro ng genus Ranilla na kinabibilangan ng maraming totoong species ng palaka na matatagpuan sa buong gitna at timog Amerika. Ang mga palaka na ito ay mabilis dumami. Ang mga babae ay naglalagay ng single clump spawns na may libu-libong mga itlog. Ang pinakamatandang palaka ay may average na 10 to 15 cm ang haba. Ang pinakamalaking naitala na species ay may haba na 24 cm. Ang palaka na ito ay may mga glandula ng lason at ang mga tadpoles ay labis na nakakalason sa karamihan ng mga hayop kung nakain nila ito. Ang nakalalason na balat nito ay maaaring pumatay ng maraming mga hayop at ang palaka na ito ay partikular na mapanganib sa mga aso. Dahil sa malakas kumain, ang palaka na ito ay ipinakilala sa maraming mga rehiyon ng Pasipiko at mga isla ng Caribbean bilang isang pamamaraan ng pagkontrol sa peste sa agrikultura. Ang palakang ito ay itinuturing na isang peste at isang nangangain na species sa mga maliliit na hayop. Number 4, Blitz River Frog. Ang Blitz River Frog ay maaaring umabot sa 10.2 inches ang haba. Ito ay isa sa pinakamalaking palaka sa Asia. Ang palakang Blitz ay higanteng palakang ilog. Ito ay matatagpuan sa Myanmar sa pamamagitan ng kanlurang Thailand at Malay Peninsula hanggang sa Sumatra at Borneo. Ang mga naunang record mula sa Laos at Vietnam ay itinuturing na maling pagkakatuklas sa palakang ito. Ang Blitz River Frog na babae ay lumalaki ng 3.5 hanggang 10.2 inches at ang mga lalaki ay 3.3 to 4.9 inches ang haba. Ang mga malalaking matatandang palaka ay maaaring magtimbang ng 1 kilogram. Ang mga ito ay brownish, gray, umadilaw-dilaw sa itaas at puti, umadilaw-dilaw sa ibaba. Maaari silang magkaroon o hindi maaaring magkaroon ng isang vertebral stripe sa kanilang mga likuran.
Ang mga palakang ito ay naninirahan sa mga sapa na may graba at mga mababato at sa maberding kagubatan. Ang mga lalaking palaka ay nagtatayo ng isang pugad sa isang mabuhanging parte ng ilog at ang mga tadpoles ay mabubuo sa mga stream. Matatagpuan din sila sa malalayo na mga sapa. Number 3. Lake Jonan Frog. Ang Lake Jonan Frog ay ang palakang matatagpuan sa Peru. Kaya nilang lumaki hanggang sa isang talampakan ang haba. Kilala rin ito bilang isang higanting palaka, isang napakalaki at nanganganib ng maubos na species na pamilya ng mga palaka. Ang mga nabubuhay sa palaka na ito ay endemic at nakikita sa mga lawa at kaakibat na tubig sa taas na 4,000 to 4,600 meters sa Andes ng Junin at Pasco sa gitnang Peru. Bagaman hindi malinaw kung nananatili pa rin ang populasyon ng mga palakang ito. Number 2. Chilean Giant Frog or Helmeted Water Toad. Ang Chilean Giant Frog ay may haba itong 12.5 centimeters. Sinasabi na ito ang pinakamahabang palaka sa Timog Amerika, tulad ng sinasabi nila sa pangalan ng palakang ito. Ito ay matatagpuan at nakatira sa bansang Chile. Ito ay tinatawag din na water helmeted frog na nabubuhay sa tubig na malapit ng matuyot. Matatagpuan sa mga malalalim na pond at reservoir sa gitnang Chile at posibleng katabi ng kanlurang gitnang Argentina. Ang napakalaking palaka na ito ay karaniwang tumitimbang ng hanggang 0.5 to 1 kilogram. Ngunit kung minsan ay higit na mas malaki. Nanganganib na itong maubos dahil sa pamamagitan ng pagkuha at pagkain ng mga tao, pagkawala ng tirahan at polusyon. Ito ay madalas na itinatago sa herpetoculture. Pero sa ibang bansa, ito ay kanilang inaalagaan bilang alagang hayop. Number 1. Goliath Frog. Ang Goliath Frog ay ang pinakamalaking palaka sa buong mundo. Maaari itong lumaki ng hanggang 12.6 inches ang haba o mas mahaba pa. Matatagpuan ang mga ito sa Cameroon at Equatorial Guinea. Nakalista ang mga ito bilang endangered species sa buong mundo. Ang Goliath Frog ay ang pinakamalaking buhay na palaka. Ang mga dambuhalang palaka na ito ay maaaring lumaki ng hanggang sa 32 centimeters. Ang haba mula sa nguso hanggang sa dulo at may timbang na hanggang 3.25 kilogram. Ang species na ito ay may isang maliit na lugar ng tirahan sa Cameroon at Equatorial Guinea. Ang populasyon nito ay nababawasan dahil sa pagkasira ng tirahan at koleksyon nito para sa pagkain at pangangalakal ng alagang hayop. Ang mga kasarian ng Goliath Frog ay magkatulad. Sa isang sample ng 15 na mga individual, ang mga timbang ay nasa pagitan ng 603,250 grams. At ang mga haba ng nguso o vent ay nasa pagitan ng 17 at 32 centimeters. Ang kanilang mga mata ay maaaring halos 2.5 centimeter ang lapad. Ang conspicuous tympanum ay may lapad sa paligid ng 0.5 cm at pinaghiwalay mula sa mata ng halos 5 cm sa mga matatandang Goliath Frog. Ang mga itlog ng Goliath Frog at tadpoles ay halos kasing laki ng iba pang mga palaka sa kabila ng kanilang napakalaking porma na pang-adult frog. Sa isang lateral fold nito, ay umaabot mula sa mata hanggang sa posterior na bahagi ng tympanum. Ang mga daliri ng paa ay buong web na may malalaking mga lamad ng interdigital na umaabot hanggang sa mga dulo ng mga daliri. Ang pangalawang daliri ng paa ay ang pinakamahaba. Ang balat sa dorsum at sa tuktok ng mga limbs ay butil-butil. Ang kulay ng dorsal ay verde sienna, habang ang bahagi ng tiyan at ventral ng mga limbs ay dilaw o orange. Mayroon silang malakas na pandinig, ngunit walang vocal sac at kulang din sa mga nuptial pod. Ikaw, nakakita ka na ba ng malalaking palaka?
I-comment mo lang ang iyong sagot at ating babasahin. At muli, hanggang sa susunod pa nating video.